22, sabi niya, process na yung visa, alis daw siya 24. So sabi ko, ma'am, di po muna natin ibubook yung ticket ha, baka paglabas na po ng visa. The next day, 23, lumabas yung visa niya. Ayun, 24, ngayon, nakalipad na siya. So, nagulat po kayo dun sa process? Opo, pati mga kaibigan ko. So, dinidiscourage pa siya ng mga kaibigan niya kasi sinasabi ng mga kaibigan niya, syempre, oh, baka scammer yan. Good morning, guys! So, it's 4:30 in the morning. Wala pa akong tulog at susunduin natin yung client natin na nagmula sa Kuwait at pumunta dito sa Dubai para magbakasyon or else kung papalarin ang mga tao, di natin maiiwasan na maghanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates. So guys, tanungin natin si ate kung ano nga ba ang mga pinagdaanan niya from Kuwait papunta dito sa Dubai. So let's go to Dubai Airport Terminal 2! Guys, finally at Dubai Airport Terminal 2! So hanapin natin si ate kung saan siya dito para diretso isakay na natin. So let's go! Nakita ko na si Miss Michelle. Miss Michelle! 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 Hello po! Hello po! Welcome po sa Dubai! Dito po tayo! Sige po! So guys, finally Miss Michelle is in Dubai. So dito na natin siya sasakyan interviewin. So magkano lang po ako doon? Park sandali. Guys, finally, Miss Michelle is in Dubai. Welcome po sa UAE. So, sa loob na po tayo magkwentuhan sa ano. Guys, so nandito na po si Miss Michelle. Masyadong biglaan po itong ano namin kasi hindi ko talaga siya dapat susunduin. Pero, buti po, may message niyo ko agad na, go, sunduin ko kayo. Kasi, hindi po kayo nagpasundo. So guys, time check. It's, anong oras na po? Alas 5 na madaling araw, mashallah. So gabing-gabi po talaga yung dating nyo. At siguro, kaya nagkape kami kanina sa labas para siguro sa inyo. Hindi ako makatulog kasi hindi pa ako natutulog. So, kamusta naman po ang pagpunta po dito from Kuwait? Very smooth lang po. Walang problema. Walang problema. Okay, so ano po yung mga hinanap na documents from Kuwait to Dubai po? Sa kuan lang sir, sa pag-check-in, hinanap ng babae yung kuan. Yung pagbalik ko. Kaya binigay ko yung return ticket talaga. Return ticket ang pinakita mo sa kanila papunta sa Kuwait or either pauwi ng Pilipinas. Basta kasi magtutourist ka dito, talagang kailangan ng return ticket. So, inanap din po ang visa, tama po? Yes, po. And then yung passport, yes, syempre, po. Pinaka-importante. At dito po sa immigration sa Dubai, may hinanap po sa inyo. Wala. Sobrang smooth po talaga. Ano, ilang months din po pinag-isipan na mag-Dubai po kayo? 1 month lang. 1 month lang? Talagang biglaan lang po. Pero wala talaga sa isip niyo before. Wala. Oh, mashal. Ano po ano sa inyo? Parang biglang naisip niyo na mag-Dubai kayo? Wala, mga kaibigan ko na dininig ko pa rin. Ah, kaibigan lang. Hindi naman po pag-ibig. No, mashallah! Pagkatapos, siya syempre dahil nga doon, kaibigan lang. At sa kaibigan nyo, kayo niyang tutuloy. Yes. Tingin nyo gising pa sila ng ganitong oras. Gising naman. Nag-chat naman po na ano, okay. So guys, medyo malalayo dito from the airport ang pupuntahan ni ate. So doon siya sa bandang Alcuzpa, so medyo parang 30 to 40 minutes from Airport Terminal 2. Okay, so saan po kayo sa Pinas? Sa Cagayan de Oro po. Cagayan de Oro, okay, toot! pero ano naman po yung trabaho niyo po doon sa Kuwait? Service crew po. Ah, service crew! Kayo, ayan, so nakakatawa. Matagal po kayo doon sa Kuwait? One year, matagal din. Parang ang bilis lang po ah, parang bigla kayo nainit, pumunta kayo dito. First abroad niya po yan? Yes, sir. Grabe. Okay, so sige, hindi natin sasabihin yun. So, okay. So, from Kuwait talaga, hinanapan din ba kayo na exit or entry? Hindi naman. Hindi, so hindi kailangan pa na exit or entry doon. So, walang nakakalam na magdudubay kayo? Walang ganun-ganun doon. Basta, nag-book kayo ng ticket sarili pagkatapos alis lang. Ganun lang. Opo. Hindi, may bakasyon ba kayo na kunyari uwi ng Pinas, ganun? O, meron kami kasing kuan. Ah, kasi may ticket kayo pa uwi ng Pinas. So, it's not a problem as long as talaga pinayagang ka lumabas sa masa. So, walang problema. And okay, so parang visa 18 din, parang ganun. Ano po visa? Visa 18. Ano po yung visa 18? Yung mga DH, parang sabi nila, sa sadarin ko lang, sabi nila nahirapan daw pag
alis, pero pag hindi naman daw DH, siguro kasi ang DH kadalasan under kasi talaga sa tao yung visa nila, kaya ganun. Okay, so guys, kaming gabi na, so kailangan na rin magpahinga ni ate, so hatid natin siya doon sa kanyang tutuluyan. So ganito po yung mga servisyo natin kahit madaling araw, di ba? Welcome po, walang problema. Kasi syempre, pag kailangan talaga ng client, go. So lately, hindi ako masyado nakasundo, naging masyadong busy, napakadami po namin ginagawa sa cleaning company, dito po sa travel agency. So, ngayon, si ate nakita ko masaya, masaya siya, nandito na siya sa UAE, so talagang masaya na po kayo na nandito, kasi sobrang smooth. Pero kinabahan po kayo bago kayo pumunta sa airport? Hindi naman. Hindi talaga. So, ganun lang, easy lang. So, by the way, saan niyo po kami nakita? Sa YouTube. Sa YouTube talaga. Paano po? Paano po sa YouTube? Nag-search mo na kayo sa Google, tapos lumabas po ako? Ganun po ba? Sa YouTube, nag-search ako ng pagani. Yung paano by step pagpunta ng Dubai. Tapos kung anong mga recommended nilang agent, tapos nakikita ko yung YouTube. Mashallah. At ano po ba yung sinadyo sa amin na documents para makapunta dito? Kasi syempre iba, madaming iniisip paano pa magpa-process ang visa. Di ba ganun talaga sa una? So ano po yung sinadyo sa amin? Selfie tsaka yung passport. Oh, selfie sa passport, at nakita ko yung selfie ni ate, grabe, parang parang bruha kayo doon. Para papakita ko dito yun. Sinasadya niyo ba talaga yun? Ano ka? Para sa visa pala. Kon lang, sabi ko kasi ate, selfie and then passport. So yung selfie niya talaga, yung book niya nakagano, no? Sabi ko, ano ba ito? Ano na ito? Pero syempre kami ang nag-adjust. Kaya from then, ang sinasabi ko na selfie and photo na white background. So parang professional. Kasi pag sinabi, passport and photo na white background. Pag sinabi ko sila selfie, parang iba. Talagang ganyan nga, forma si ate, di ba? Kasi nga, selfie, syempre, ganyan pa yung iba. O, di ba? Parang hindi formal. So, yun yung lumabas sa visa. Nagulat mo ba kayo na yun yung lumabas sa visa? Opo. Kasi mga kaibigan ko. So, natawa kayo. Kasi ito yung mukha niya. So, ayun. Ganun yung lumabas sa visa ni ate. So, ako din, parang talaga nagulat kami ng kapatid ko. Natawa kami na talagang bruhay. Pero ayun, naging okay naman lahat ng process naman yung visa niya. Tinanggap naman ang system. So guys, lika na. Masyado na tayo nakakatuwaan dito. Naka-hazard lang tayo. Bawal ang hazard. Na napakatagal na parking allowed. Talagang pick up lang. So let's go. So, ay, thank you ate pala. You. At ano po yung gusto nyo sabihin sa mga taong gusto mag-Dubai from Kuwait? Dito po kayo sa kanila kasi ang ganda po ng service. Sobrang smooth. Yeah, thank you so much po. And let's go! Bye-bye po! So guys, nagkukwentuhan kami dito ni ate. So, about dun sa pag-process ng visa niya. So, di ba nga sinabi ko, yung picture niya is ganun. Pero, nagulat siya kasi parang 2 days before lang siya nagpa-process. Pagkakas sabi niya, gusto ko po umalis ng 24 agad. Ganun, as in sobrang, sabi ko sa kanya, talaga po? Parang hindi ko inana, parang sabi ko, magpumuna natin ibubook kasi baka mamaya hindi luwabas yung visa. Kasi parang ano yun 22 sabi niya process na yung visa, alis daw siya 24. So sabi ko, ma'am, di po muna natin ibubook yung ticket ha, baka paglabas na po ng visa. The next day, 23, lumabas yung visa niya. Ayun, 24 ngayon, nakalipad na siya. So nagulat po kayo dun sa process? Opo, pati mga kaibigan ko. So, dinidiscourage pa siya ng mga kaibigan niya kasi sinasabi ng mga kaibigan niya, syempre, baka scammer yan. Baka ano, ganun po yung mga reaction ng mga tao pag online lang kasi talaga nakikilala na po. True. Buti po nagtiwala talaga kayo. Kasi nakikita ko yung mga pod niyo, successful na Mga client sa YouTube. Oo, at least so, isa si ate sa mga patunay na totoo tayo kasi, ayan, nandito siya, di ba ate? So talagang pati mga kaibigan nyo, so syempre after all, scammer yan, mamaya mas kinain din nila yung sinabi nila, ang bilis naman, baka mamaya chinyak pa nila yung visa mo kung totoo o hindi, kasi yung iba ganun, may mga iba ina-edit lang yung visa, lalagay yung picture mo pero hindi totoo. So may mga ano din talaga, mga manluloko, pero still tayo is totoo at hindi natin nakayang ma-offload at yun, yung mga client natin, di ba ate? Yes. So ito ngayon, ito ang Dubai, ito ang Burj Khalifa. So medyo gabi, diba? Gabi talaga, umaga na nga eh. Ito yung Burj Khalifa, nakikita mo.
Ayan, the tallest building in the world. So, first time na natin makita siya from Burj Khalifa. So, ayan, wala masyadong... At medyo, ano ngayong gabi, medyo foggy-foggy. Kasi nga, sandstorm. Magtataglamig na daw in the future, inshallah. Kasi okay. Sobrang init ngayon. Ang hirap wag mainit kasi is okay lang sana yung mainit lang na mainit eh. Pero ito kasi humid, yun talaga manglalagkit ka. No ate? True. So, yung ngiti ni ate gusto ko. Hindi na nga doon nga po eh. So, buti gising pa yung kanyang kaibigan. Kasi kung hindi, wala. Patay siya. Baka sa kalsada mo to. Hindi, syempre, hindi natin nalang matulog siya sa kalsada. May kotse tayo, no? O kaya dun siya sa bahay. Ah, sige ate, so punta natin kaibigan ni ate at ayun, tanungin natin din. Tanungin din! I-house tour din natin. Tingnan natin yung bahay. Tanungin muna natin. Ah, sige guys. Bye-bye. Thank you po ate. Guys, finally we are here. So we're just waiting sa kanyang kaibigan na bumaba from the building at ayun na nga, so tinasabi din kanina ni ate na all in one talaga package from papunta dito, airplane, a visa, so pagsundo, ayan, minsan talaga naghahanap pa tayo ng bahay, so pinanood din doon ni ate yung vlog na yun. Mashallah! So sige po ate, thank you po and good night, bye! Guys, finally nahatid na rin natin si ate. So, kung kayo gusto nyo magka-process ng tourist visa, family visa, at mga deployment like yung mga taong kukuhanin from the Philippines na mga i-hire nyo dito sa United Arab Emirates, so just let me know guys. So, madami pa kaming ibang process, apostille and everything. Inquire lang kayo sa amin and we're coming to help you. Okay? So, thank you guys and bye! See you here in Dubai!